Kasi po, yung tumingin tayo po kayo pag-transaction na alam niyo naman po, medyo illegal yun. Medyo, sorry ma'am ha, medyo may konting problema din po kayo. Di ba? Parang pinapayagan niyo, pinahintulutan niyo na ito mga sindikato ito. Eh, Madam Chair, pwede rin pakasingit. Yes, Sen. Rafi. I'm really very, very super interested dun po sa ng biktima dito kay Ma'am Baby. Identified na pala, baka pwede natin pakilusin ang ating NBI, ang ating CIDG para hulihin na yun, hanapin kasi nandiyan naman pala yung pangalan. Ang nakakatakot po nito, eh baka makatakas na yun kasi we're live and everybody can see us. So, maring alam nila itong modus operandi or maring hindi. So, they need to explain to us. Kasi kung matagal na ito na modus, at alam ng mga Philippine Coast Guard itong ganitong klase modus nangyari, anong ginagawa nila? So Philippine Coast Guard, kailangan siguro Madam Chair kung pwede patawag natin sa next hearing. Very well noted, Sen. Rafi. Comsec, please, imbitahin natin ang Philippine Coast Guard sa susunod na hearing. And second to the last for now mula sa representation ito, attorney, ang takot kasi ni Paolo, hindi na daw siya makalipad dahil may stamp daw at nilagyan pa ng void yung passport niya sa stamp na iyon. Yan ang panakot nung Liza sa kaniya. So, can we at least assure him, attorney, for the record mula sa BI na hindi po itong nangyari maging bar sa future departure niya kung sakali? We can do that, Your Honor. We need his original passport so we can officially void the stamp of departure. Okay. So, pag nagawa nyo na po iyon, attorney, ma-officially i-void yung stamp na iyan na sabi nyo gawa ng isang peking stamp ng BI, valid for any further travel ni Paolo gamit ang tunay niyang pangalan, gamit yung pasaporte pong iyon. Yes, ma'am, but he'll still be subject to immigration formalities on departure. Understood, attorney. So, susuportan na lang po yung Senate Committee on Women kay Paolo na maisagawa yung proseso ngayon sa Bureau of Immigration. Yes, ma'am. Salamat, attorney. Oh, and by the way, bakit po in any case kahit dun sa apat na ibang nag-execute ng affidavit kung sakali, bakit nakakasakay ng airplane kung fake ang stamp? Wala po bang advisory sa airline? Sa kaso ni Paolo, dapat lilipad siya sa AirAsia. Wala po bang advisory sa mga airlines tungkol sa ganitong modus? Upon arrival po sa departure gate, ang tinitingnan na lang po ng airline is the boarding pass. Okay. And the impression na may stamp supposedly passenger pass to immigration. Kaya lang po, syempre pag international flight, bukod sa boarding pass, yun na nga po, ipapakita yung passport. Dahil may apat na kayong affidavit, as ngayong araw narinig yun itong naranasan ni Paolo, wala pa bang advisory sa mga airline na matrain ninyo sila na at least on the first level, siya sa atin yung stamp kung conforming sa mga tunay na stamp ng BI? Actually, ma'am, I have a planned meeting with the Airline Operators Council and the Board of Airline Representatives so we can trace out issues and matters pertaining po sa operation ng immigration in relation to the airlines. Maraming salamat, attorney. By the way, Sen. Rafi, biglang cannot be reached. Si Maia Manager lang po, Francisco. Ay, magpatawag, ha? Yeah. Okay, this is opportunity sana to clear his name and the name of his people, but he chooses not to, so which means meron siyang tinatago. Yeah. But madagdag ko lamang, kasi many years ago, hindi na ito ginagawang practice, siguro dahil maraming nagagalit na antala sa biyahe. When you go to abroad, especially going to US, marami kang dadaanan ng mga bago mag-boarding, ng mga section, and in-inspect po yung passport, in-inspect yung stamp, in-inspect po yung boarding pass and all. Para sa akin, okay lang yon. Kasi gano lang yung konting inconvenience kung yun naman para sa safety ng mga passengers and sa aeroplano. Bakit nawala na po yun? Meron pa po yung US flights at saka yung Dubai flights. After immigration, before boarding, sinecheck ng airline yung visa
Usually it happens during flights of passengers na required yung visa to enter this country destination. Ito po kasing situation, Bangkok, Vietnam, ASEAN, visa free. So they only need the passport. Tama po siya sabi ni Secretary sa Senator Riza, siguro po tuloyan natin yung mga airlines kasi siyempre mag-check-in mo yan sila. Sorry, yung sa boarding, pagdating sa boarding counter, dapat tuloyan po yung mga nasa boarding counter para ma-identify yung sa passport nila kung tama ba o mali yung tatak. So diba dadaan pa rin sila sa boarding? Doon sa boarding desk, kung tabagin? Boarding gate po, sir. Boarding gate, sorry. Yeah, boarding gate. Do that, sir. Yeah. So kung meron kaya tayong coordination at sinisema natin, training natin yung mga nasa boarding gate ng pag-airlines, na ma-identify nila, oops, itatak na ito, mukhang peke ito. So i-hold yung passenger, tatawagan agad yung authorities. Yes, salamat Sen. Rafi. Maigi na yung ganyang mga sharing of information among responsible agencies. Lalo na nagtutulungan na higit ngayon on the back end yung pag-rescue sa mga human traffic sa Myanmar at sa iba pang mga bansa via Thailand at via iba pang mga bansa. Pati daw Malaysia, sabi ni na Elias Rita, no, yung unang 13 hindi ako, hindi ko paugali yung victim blaming. Matter of fact, galit ako doon sa nag-blame sa mga victims. Pero sometimes, we have to educate our countrymen, our people, yung mga kasamahan natin, kababayan natin, na if it's too good to be true, it's not true. Lalo pa kung halimbawa sa internet yung nakuhayan, yung nag-alok ng tabaho, yung may kipagkita sa isang fast food, kung saan kanto, doon pa lamang dapat red flag na yun na illegal ito. Sana hindi na ako kayo maloy. Kasi po, yung pag-transaction na alam niyo naman po, medyo illegal yun. Medyo sorry ma'am ha, medyo may konting problema din po kayo. Di ba? Parang pinapayagan niyo, pinahintulutan niyo na ito mga sindikato ito, mamamayagpag. Di ba doon pa lamang po yung nag-imbita na makipagkita sa inyo sa labas at hindi po sa opisina, then alam niyo na po na hindi po legit yun. So, yan siguro for information dissemination, Madam Chair, sabihin natin na huwag nang patulan itong mga offer sa internet, especially pag nag-aya na nakipagkita sa labas versus doon po mismo sa opisina nila. Am I right? Yung mga taga Interagency Council Against Trafficking? Yeah, we agree, Mr. Senator. Yeah. Ganun siguro, proper information dissemination ang kailangan din natin. And then, on the part of the immigration, and siguro dun sa airport din, magpaskil tayo yung mga notice, warning about human trafficking, especially bago dumating ng boarding gate. Diba? I don't know kung saan pwedeng i-post yun na para makita po ng mga would-be victim. Tapos, teka mo, mukhang ako ata maging victim ng human trafficking dito. At the same time, mawarn na rin po yung authorities natin, especially dun sa boarding gate, na gawin nila ka ng trabaho at maging masigasig na para inspeksyonin at naman mabuti yung mga stamp sa mga passport. There is, Your Honor, a task force on anti-human trafficking in every port of entry and exit. So, which the Bureau of Immigration is also a member. Mm. So, IACAT task force can lead on the notice warnings against human trafficking at all the parts of entry and exit. Okay, pero bakit nakakalusot pa rin po? Nakakalusot pa rin. At then, Madam Chair, meron po ako maishishare na kwento rito kasi po sa mga tanggap kong reklamo noon. Many years ago, I keep blaming the immigration. In fact, nagagalitan ko sila una sa programa ko dahil may lumalapit sa akin na na-offload sila. Masyadong strict ang immigration. Later on, na nalaman ko na it is to the advantage sa kapakanan nila kasi nga po nagagamit na sila ay ita-traffic sa ibang bansa. So na-screen yung mga immigration kasi marunong sila mag-profile. And then, yung iba pa nga, nagsusot pa ng madre. Totoo yan. Magagaling yan sila, magpapanggap sila na kunyari madre sila o professional sila or something like that. Deceive the immigration people ng parang hindi sila mag-profile. Pero meron pa rin nakalusot.
So since then, sabi ko, walang kasalanan dito immigration. As a matter of fact, I think this was last time na nagbibiyahe kami na abroad, kasama ko yung family ko, may lumapit sa akin na isang babae. Sabi niya na na-offload siya, humingi siya ng tulong, pinakiusap po siya kay Attorney Garrett, yung chief of staff ko. Malaman-laman ni Attorney Garrett na kulang yung kanyang mga papeles. And then malaman-laman namin na talagang legal yung paglabas niya ng bansa. Thanks ko na immigration and thank you immigration for that. Thanks ko yung babaeng yon. So ngayon sabi namin, kung gusto mo ng tulong, daan ka sa proseso, dumaan ka sa isang agency. Huwag yung pupunta ka doon, may sasalubong sa'yo. Pagdating doon, itatraffic ka. Another thing po siguro, Madam Chair, tututukan din natin yung victim sa human trafficking. Nabalitaan niyo na po ba ito, yung mga kababaihan na professional prostitute pupunta ng Singapore, Japan. They'll stay in a hotel. They're being recruited for 1 week or 2 weeks at doon gagamitin sila 3 times a day. And then balik sa ng Pilipinas, may naipon na sila, things like that. Nakakaya yun sa bansa, sa Japan. Well-known na po yung pangalan natin na tayo po ay may mga kababaihan natin ay mga high-class prostitute. And these women, they would go out the country, naka Louis Vuitton, naka sila, medyo mahirap din ma-detect ng immigration eh. Naka Louis Vuitton, signature, yung kanilang mga pananamit. And then sasabihin, magbabakasyon lang sila doon, magtutour. And then pagdating po doon sa Japan at Singapore, naiwinta po tayo sa Japan, I think. Doon, may sasalo sa kanila na recruiter, at doon sa hotel sila mag-stay, 1 week or 2 weeks, gaskasin sila 3 times or 4 times a day sila gagamitin, and then after 2 weeks, nakapag-ipon na sila, babalik ng Pilipinas. Nahuli po sila ng mga Japan authorities at na-jaro na nga po ata tayo doon. So this is something that we really have to look into kasi nakakaya po sa pangalan ng bansa natin. Siguro with the help of the Immigration and the Interagency Council Against Trafficking, pagtulong-tulungan natin na ma-address itong problema ito. Even while we speak, meron pa rin po nakakalusot ngayon sa immigration na hindi ko masisisi totally dahil they're very good in deceiving the immigration. Sabi ko nga po, well-funded to. Then paglabas, hindi yung pagkakamalian na sila ay bibenta ng kanilang katawan dahil gaganda po ng damit, mga naka-alahas, naka-Louis Vuitton, at spokening pa. So akala mo talagang bakasyonista, mayaman, anak mayaman or mayaman negosyante. Pero pagdating pala doon, they would get into prostitution. This is something siguro pag-aralan nyo paano magpa-profile attorney and cinco. Yes, Senator. Right now, the Bureau of Immigration is strictly adhering on the departure formalities required on tourists under Memorandum Circular Number 36 of the IACAT issued last 2015. And right now, the said memorandum circular is reviewed by IACAT, so we can improve and strengthen the screening process, especially on the requirements. Ang problema, because when a passenger, yun nga po, yung sabi mo, naka-Louis Vuitton ng bag, so may financial capacity to a tourist. And may booking ng hotel, may return ticket, kompleto po yung requirements under the memorandum circular. Then notwithstanding, since I assumed office po ma'am last September 15 up to November 21, we have already offloaded or deferred the departure of about 1,800 Filipinos. Kaya lang, our immigration officer are also victims of hate itong mga na-de-deferred yung departure. In fact, there is a post sa Facebook DIY Travel Philippines ang nakasulat, looking for people who have filed a formal complaint against us, and we still have no resolution to do. Please PM me. Ito po yung kumakalat ngayon, enticing those who were uploaded na mag-complain. On the other hand, Attorney at Madam Chair, isa po siguro yung red flag, ano, doon sa mga professional prostitutes or sex workers, if you will. Yung bang, because every week,
Pasok sila papuntang Japan. Dapat yun, may screen na yun. Masara, teka muna. Last week galing ka lang sa Japan. Ngayon, babalik ka naman Japan. Or makikita yung pattern eh. 1 week sa Japan and then 1 week sa Singapore. Japan, Singapore, Japan, Singapore. Doon dapat red flag na yun. Dapat masara niyo yun. Kasi nga, Madam Chair, bukod sa Japan, Singapore, ngayon, dahil nag-open na yung Macau, doon naman sa Macau, nagbebenta rin. Unfortunately, ito po yung nakakahiya sa pangalan ng ating bansa. So yung sinasabi ko po, Attorney, what do you think? Na nakita mo po yung labas-masok papunta ng Japan and Singapore frequent in 1 month o twice pupunta at labas-pasok ng Japan. Dapat red flag po, hindi po ba? Usually, Your Honor, ang remuneration naman nila is yun ang negosyo nila. Dayan sell. Pupunta nga bro, bumibili, umuwi. Pero hindi ko naging ng resibo na proof na talaga yun ang dayan sell nila. Tanungin mo sa kanila, do you have receipt or bank documents showing na talaga may ganung klase ng transaksyon? Diba kayo humingi ng mga pangalan ng kayo mga customer, yung sample ng mga produkto, etc. etc. Na talaga ma-profile if they are really a legit businessman, businesswoman, or they're just using na sila po na negosyante, samantalang hindi naman sila pala mga professional prostitute or sex workers. Attorney, bago kayo sumagot at bago tayo magtanong pa tungkol dun sa human trafficking at saka cryptocurrency scamming operations ng sindikato na ibinunyag ni Narita at Baby at Paolo, gusto ko lang i-acknowledge yung presensya ni Sen Bongo. Salamat kayo sa pagdalo ninyo. And mga kasama, itong mga issue talaga ng mga kabaro ko namin, na mga prostituted women, ay talagang maraming issue at complex ito. At naghuhumingi din para sa aming mga mambabatas ng policy framework. At sigurado ko kayong mga kasama namin na nagtatrabaho sa executive side, more effective programs na pagpapatupad ng mga pulisya o batas na pwede namin isulong. Mismo mga prostitution survivors ay organisado at nag-a-advocate ng mga tamang batas para maitanggal sa kanila yung primary criminal liability at mailipat dun sa mga talagang kumikita sa prostitusyon. No? Yung mga bugaw, yung mga establishments, yung mga customer mismo at mga tiwaling law enforcers. At yung mga prostitution survivors din ay nagsusulong ng mga alternatibong trabaho at hanap buhay at yung counseling din para sa kanila at kanilang mga pamilya. If you have any further comment on these issues, Attorney, before gusto ko ring makapagtanong kami sa DFA at mabalikan din sina Madam Chair, si Marie. Yes, Sen. Rafi. I'm really very, very super interested dun po sa ng biktima dito kay Ma'am Baby. Identified na pala, baka pwede natin pakilusi ng ating NBI, ang ating CIDG, para hulihin na yun, hanapin, kasi nandiyan naman pala yung pangalan. Ang nakakatakot po nito, baka makatapos na yun kasi we're live and everybody can see us. So, makais ka po. Andito naman pala yung mga kaibigan natin sa NBI. So, pwede na siguro natin pakilusin yung ating mga kaibigan sa NBI. Ibigay na siguro natin sa NBI yung pangalan. Meron ho kayong kopya, mga taga-NBI, sir? Wala pa? So I think we should provide the names of those people to the NBI para they can do their job. Thank you. Salamat kay Baby na nag-execute ngayong araw ng kanyang affidavit. Kinabukasan mismo na kumontakt siya sa amin ay maibibigay din namin ngayong hapon, Attorney, yung kaniyang affidavit. Salamat po. At yes, okay. Gusto ko pong, bago po dumako tayo sa DFA, material din yung mga maibabahagi pa ni Rita, no? Rita, makukumpirma mo ba sa ating mga otoridad dito na mayroong pang mga Pilipino doon sa Shuekoko or sa Scam City na inalisa ninyo? Bali, nagpapasalamat po kami, Senator. Nung na-ere po sa 24 oras or sa mga television po yung nangyari sa amin na pag-rescue,
Dahil pagdating nga po namin doon, hindi namin makita sa Google Map kung nasan kami. At alam na namin na tama po si Dr. Rafi, mali po talaga yung pinasok namin. May negligence po kami doon. Nag-search na po kami, nasan ba kami talaga, kasi nga po tumawid kami ng river eh. At marami nga pong may baril tawid namin. Kaya po talagang traumatizing nangyari sa amin kasi tumawid lang kami ng ilog eh. Mga siguro 20-30 katao na civilian na may hawak ng armalize. Na hindi namin alam kung paano gagawin namin kasi hindi naman namin alam kung pwede kami nung ipabalik eh. Nag-search kagad kami pagdating namin doon sa kumpanya namin nasan kami at di po namin siya makita sa Google Map. So kami pong nandun na Pilipino, meron pong tinatawag na group Facebook page na Filipino in Myanmar naman po. Naganap po ako ng mga Pilipino na nandun na legal na nagtatrabaho para sa kanya pong makapagtanong ano po ba itong napasok namin. Dahil po doon, nakakilala po ako ng mga kagaya namin na human trafficking po. At after po na ma-televise yung pag-rescue sa amin, lumapit po silang lahat sa akin. Meron po din, Senator, sana po matulungan natin. 35 po sila. Nabukas po. Parehas po sa kumpanya namin, tuwing katapusan po nagaganap ang punishment. So, ilan po bang na pa sila? So, po, practice ng pagpaparusa. So, talagang todo, communicate po sila kasi bukas po katapusan na. Hindi ko po alam ano pong raranasin nila bukas. Kasi talaga po, iba po yung dinanas po ni baby na electric baton, latigo. Kapun po may sinugod po sa ospital na isang Pilipino. Yes. Dahil po hindi po siya nakakuha ng mai-scam. Pinatakbo po siya ng 15 laps. Hindi ko po alam kung gaano ka haba yun. Nag-duty po siya ng 16 hours. After po niya nag-duty ng 16 hours, wala po siyang na-scam. Pinatakbo po siya ng 15 laps, kaya po nag-collapse na po siya. Sinan po nila sa akin yung picture ng lalaki, hinimatay na po. Kaya sabi ko, huwag yung mag-alala. Talented kami para lang matulungan kayo dyan. Rita, tanungin natin ang DFA ngayon, USEC. Sa ganyan mga sitwasyon, hindi lang 35. Posibleng kung maraming mga kumpanya yan dyan sa Shwekoko na malaking complex, baka daan-daang mga kababayan natin at baka nasa bingit ng kamatayan tulad halos ni baby noon, ni asawa ni Joy at yung itinakbo sa ospital. Ang nagagawa natin, as in, baka yung isang araw, isang oras, yes, would spell the difference sa buhay o kamatayan. Ano po yung gagawa natin para ma-rescue po sila? Right now, sa... Magandang hapon po. By the way, before I answer, no, salamat po sa ginawa yung ating cooperation the last time. At Senator, salamat, Yusef. Always, no, lalo na yung pananawagan niyo na against these scammers, no, sir. Ang ating embahada sa tanggapan sa Myanmar, pati rin sa Bangkok, they are in touch with, hindi 31, actually 47. So, 47 ang gustong umuwi. No? So far, kasi right now, meron kaming seminar ngayon dito, yung mga embahada, yung mga tungkol sa assistance to nationals. Tapos yung kausap ko kanina, yung babalik pa ako sa hotel para kausapin siya, yung ating person from Myanmar. No? 47 daw to make sure kung kamustang kalagayan nila araw-araw. No, ang ginagawa natin ngayon, kasi napaka-komplikado po, Madam Senator.